Ang pinuno ng militanteng Hamas na si Yahya Sinwar ay inakusahan bilang utak ng sorpresang pag-atake sa Israel noong October 7, 2023 at siya ang pangunahing target ngayon ng Israel Defense Forces para panagutan niya di umano ang pagkamatay ng 1,200 sibilyang Israeli. Ayon sa mga Israeli Defense Forces, ang pinaka-most wanted na pinuno ng militanteng Hamas na gustong wasakin ang Israel ay malamang na nagtatago ito sa isa sa mga sikretong tunnel sa Gaza, na tulad ng isang maliit na Hitler na nagtatago sa isang bunker, habang ang kasunduan na tigil putukan ay malapit ng maisapinan. Pero, sino nga ba ang pinuno ng militante na si Yahya Sinwar at ano ang kanyang papel sa nangyayaring giyera ngayon sa pagitan ng Israel at Hamas? Iyan ang ating alamin sa ating kwento ngayon. Kaya kung bago ka palang napadpad sa channel na ito, at kung gusto mo ng mga kwentong katulad nito, ay mag-subscribe ka na, at huwag kalimutang i-like, at pindutin ang notification bell, para lagi kang updated, sa mga kwentong kagaya nito. Ang pinuno ng Hamas na si Yahya Sinwar, ay inakusahan bilang utak sa sorpresang pag-atake ng Hamas sa Israel noong October 7, 2023, at isa sa mga pangunahing target ngayon ng Israel Defense Forces, para panagutan niya umano ang pagkamatay ng 1,200 katao, at higit sa 200 iba pa ang kanilang kinidnap. Ang pinakamapanganib na pag-atake na ito ay pinagplanuhan di umano ni Yahya Sinwar, ayon sa tagapagsalita ng Israeli Defense Forces Chief of Staff na si Herzi Halevi, kaya't ang leader na si Yahya Sinwar at ang lahat ng nasa ilalim niya ay tinawag na dead man walking ng Israel Defense Forces. Si Yahya Sinwar ay epektibong second in command, ayon sa political leader ng Hamas na si Ismail Haniyeh, na sinasabing nagtatago ito sa mga tunnel sa ilalim ng Gaza kasama ang kanyang mga bodyguard, at hindi ito makukuntak ng sinuman dahil sa pangamba niya na matrace ang kanyang signal ng mga Israel Defense Forces, siya ay inakusahan na nagtatago na tulad ng isang maliit na Hitler sa isang sikretong bunker, ayon sa Israeli Prime Minister na si Benjamin Netanyahu. Sinabi ng Senior Policy Fellow at European Council on Foreign Relations, naniniwala sila na si Yahya Sinwar ay malamang na bahagi siya ng grupong nagplano at nag-impluwensya dito, na kinabibilangan din ni Mohamed Deif, ang pinuno ng military wing ng Hamas, na Izzeddin Al-Qassam Brigades. Ayon sa political leader ng Hamas na si Ismail Haniyeh, na malapit na nilang maabot ang isang kasunduan na tigil putukan sa Israel, at idinagdag na ang grupong Hamas ay naghatid na ng sagot nito sa mga Qatari broker. Pero sino ba talaga si Yahya Sinwar na second in command ng grupong Hamas, na tinawag na dead man walking ng Israel Defense Forces? Si Yahya Sinwar ay ipinanganak noong 1962 at lumaki sa isang mahirap na lugar sa Khan Yunis City sa timog ng Gaza. Ang kanyang mga magulang ay mula sa Ashkelon ngunit naging mga refugee sila pagkatapos ng malawakang pagpapaalis sa mga Palestinian mula sa kanilang ancestral home sa Palestine, dahil sa digmaan kasunod ng pagkakatatag ng Israel noong 1948. Nag-aral at kumuha siya ng kursong bachelor's degree sa Arabic Studies mula sa Islamic University sa Gaza. Siya ay isang taga-suporta ng Muslim Brotherhood na isang Islamic groups noong 19 years old pa lang. Siya ay unang inaresto ng Israel noong 1982 para sa aktibidad ng Islamic, at pagkatapos ay inaresto siya muli noong 1985. Sa panahong ito, siya ay naging malapit sa founder ng grupong Hamas, na si Sheikh Ahmed Yassin. 2 taon pa lamang matapos maitatag ang Hamas noong 1987, inilunsad ni Yahya Sinwar ang Internal Security Organization ng grupo, ang Al-Mejid. Inakusahan siya ng brutal na pagpatay sa mga taong pinaghihinalaang nakikipagsabuatan sa Israel ng maglaon. Inamin niya ang pagpaparusa sa isang pinaghihinalaang informer sa pamamagitan ng pagdukot sa kapatid nitong lalaki, na ilibing siya ng buhay gamit umano ang isang uri ng panghukay sa halip na gumamit ng isang falak. Noong 1998, pinagplanuhan umano niya ang pagdukot at pagpatay sa 2 sundalong Israeli. Siya ay ikinulong at gumugol ng higit sa 22 taon sa mga kulungan ng Israel mula 1988 hanggang 2011, at ayon sa mga opisyales ng Israel,
ay na-radicalize siya sa panahon ng kanyang pagkakakulong doon. Pinalaya lamang si Yahya Sinwar noong 2011 bilang bahagi ng isang kasunduan para sa 1,027 Palestinian at Israeli Arab prisoners na mula sa kulungan kapalit ng isang Israeli hostage na sundalo ng IDF na si Gilad Shalit. Noong 2015, inilagay siya ng United States sa listahan ng mga international terrorist at sinasabing kilala siya sa kanyang tungkulin sa pagtatatag ng forerunner ng Izzedine Al-Qassam Brigades, ang military wing ng Hamas. Ayon sa mga opisyal ng Israeli Defense Forces, nagawang iposisyon ni Yahya Sinwar ang kanyang sarili bilang pinuno sa mga bilanggo at nakikita siyang nagpapatupad ng disiplina sa mga kapwa bilanggo. Ang kanyang karakter ay inilarawan ng gobyerno ng Israel bilang malupit, makapangyarihan, maimpluwensya at may di pangkaraniwang kakayahan ng endurance, toso, at manipulatibo, at madaling makontento, nakapagpapanatili siya ng mga lihim kahit na nasa loob ng bilangguan sa gitna ng iba pang mga bilanggo, at may kakayahang magdala ng maraming tao. Si Ihad Yari, isang fellow ng Washington Institute for Near East Policy, ay nakapanayam si Yahya Sinwar ng 4 beses habang siya ay nasa bilangguan, at naniniwalang si Yahya Sinwar ay isang psychopath. Idinagdag pa nito na siya ay isang lubhang tuso, matalino, isang taong marunong mag-on at off ng isang uri ng personal character, nang sabihin niya na ang Israel ay dapat wasakin at iginiit niya na walang lugar ang mga Hudyo sa Palestine. Ano ang masasabi mo sa ating kwento natin ngayon? Mag-comment ka lang at ating babasahin, at muli, hanggang sa susunod pa nating kwento.